Gumagamit pa ba sa inyo ng makinilya o typewriter, mga kapatid? Mayroon kasi tayong mga kababayan na umaasang hindi pa makakalimutan ng typewriter kahit na mga computer at cellphone na ang uso ngayon. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Marymon Reyes. Mga kapatid, naaalala niyo pa ba yung tok-tok-tok at tak-tak-tak ng isang typewriter? Kung hindi na dahil sira o wala ng inyong antique typewriters, worry not dahil may mga natitira pang repair shop sa bansa. Sa Comandante Street, Quiapo, Manila natin makikita ang ilan sa mga natitirang typewriter technicians sa bansa. Isa na rito si Gerald De La Cruz na minsan ay naging isang bata na nakita kung gaano katalamak ang mga typewriters noon. Hanggang sa kasalukuyan nakakaunti pero mayroon pa rin tumatangkilik nito. Noong una inip na inip ako, as in wala talaga. Eh banda ko lang, naisip ko, nakikita ko yung ibang technician, siyempre mas malaki yung sahod pag marunong ka. Ayun, hanggang eto na. Yun nga lang, sa halos 3 dekada niyang nasa industriya, hindi mawawala ang mga nega. Pero batid niya, motibasyon niya ang kanyang pamilya. Eh ano eh, may 3 pa ang pinag-aaral eh. 2 pa lang yung nagpatapos ko eh. Saka ano eh, bread and butter ng pamilya ko eh. Sa tulong na rin ng ano, misis ko siyempre. May trabaho rin siya. Nasa 1,000 mahigit na raw ang nahawakan at naalagaan niyang typewriters. Kasama na rito ang matandang modelo na nagmula pa sa taong 1800s. Isang electric typewriter, stenographer, at pati ang makalumang checkwriter. Bukod sa matrabaho at masinop na repairs, pwede rin daw sa kanya magpahanap ng mga specific o antique models ng typewriters. Kaya umaabot sa ibang bansa ang kanyang serbisyo. Pero huwag din daw mag-alala sa presyuhan ng kanyang pagbenta dahil swak sa budget ang ino-offer niya, depende na lang sa klase at restoration na gagawin. Kaya nakikita niya rin na hindi mawawala ang typewriters. They are here to stay. Kasi nagbebenta ako sa mga estudyante. May mga student pa rin hanggang ngayon na nire-record yung typewriter eh. 2.5 pagkano sa mga student binibigay ko 2.5 lang. Pero may na-restore ako, ang halaga noon 100,000. 1916 yata yun, 1950. Natutuwa nga ako, maraming nagkahili kahit kabataan. Bago ang mga computer at printer, nandito na ang mga typewriter. Isang classic at hindi dapat kinakalimutan na bahagi ng kasaysayan. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.